si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng leptospirosis tumaas ng 17% ayon sa DOH. Mga Pinoy sa Vietnam, pinag-iingat sa sama ng panahon. Alice Go sinibak na sa pwesto bilang mayor ng Banban, Tarlac. Mga inihaing batas para sa mas ligtas at mababang singil sa kuryente, sinisiyasat sa Kongreso. Kamara isinusulong ang pagiging 6-year term ng mga BSK officials. Golden Boy Caloy, Filipino Olympians nakauwi na ng Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Nitong kamakailan lang ay isinaad ng Department of Health o DOH na sa nakalipas na 2 linggo ay tumaas ng 17% ang bilang ng mga naiulat na kaso ng leptospirosis sa buong bansa. Ayon sa DOH, mula 21 ng Hulyo hanggang 3 ng Agosto, 255 bagong kaso ng leptospirosis ang naiulat dahil sa pinagsamang epekto ng Super Typhoon Karina at ng Habagat. Ang bilang na ito ay mas mataas kaysa sa 217 kaso na naitala mula 7 hanggang 20 ng Hulyo. Ang kabuuang bilang ng mga naitalang kaso ng leptospirosis sa buong bansa ay umabot na sa 2,115 mula unang araw ng Enero hanggang 3 ng Agosto. Ayon sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH noong 3 ng Agosto, nasa mahigit 136,000 kaso ng dengue ang naiulat. 33% mas mataas kumpara sa mga kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Samantala ay mas kaunting pagkamatay naman dulot ng dengue ang naitala ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Ayon sa DOH, ang pagbaba ng bilang ng pagkamatay sa kabila ng pagtaas ng mga kaso ng dengue ay indikasyon na ang publiko ay mas naging maagap sa paghingi ng konsultasyon at mas napabuti ang pamamahala ng mga ospital ukol dito. Samantala ay patuloy pa rin hinihikayat ng DOH ang publiko na sundin ang 4S strategy upang labanan ang dengue. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na tuluyan ang naghain ang pamahalaan ng diplomatikong protesta laban sa kamakailang insidente ng panghaharas ng China sa eroplano ng Philippine Air Force. Para sa detalye, narito si Francis Riudike. Naghain na muli ang pamahalaan ng diplomatikong protesta laban sa China. Ito ang kinumpirma ni DFA spokesperson Teresita Daza. Kaugnay ito ng kamakailang insidente ng pangaras ng People's Liberation Army Air Force ng China sa eroplano ng Philippine Air Force. Nalagay sa panganib ang mga crew ng NC-2121 aircraft ng Pilipinas matapos magpakawala ng flares ang eroplano ng China. Ayon kay Daza, illegal ang ginawa ng China dahil sakop ng Pilipinas ang airspace na pinangyarihan ng insidente. Ayon kay DFA Secretary Enrique Manalo, ikinagulat niya ang aksyong ito ng China dahil nagkasundo na umano sila na hindi magsasagawa ng anumang magpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Matatanda ang kinundina ng AFP ang pangaras na ito ng China na bukod sa nilagay nito sa panganib ang mga crew ng Philippine Air Force ay nanghimasok din ito sa teritoryo at jurisdiksyon ng Pilipinas. Pagtitiyak naman ng DFA, patuloy lamang ang pagsusulong ng diplomatikong pagresolba ng issue sa kabila ng idinulot na tensyon ng insidenteng ito. Francis Riudike, nag-uulat para sa One Media Network.
Para sa ating mga kababayan, pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Hanoi ang mga Pinoy na naninirahan at nagpaplanong bumisita sa bansang Vietnam dahil sa nakaambang banta ng matinding pag-ulan at pagbaha. Inaasahan ang epekto ng sama ng panahon na nagsimula na nitong Linggo at magpapatuloy hanggang bukas, araw ng Huwebes. Bukod sa flash floods, posible rin ang landslide sa mga bulubunduking lugar. Nakatala sa inyong TV screen ang mga numerong maaari ninyong tawagan sa panahon ng sakuna. Sa ating ulat panahon, nananatili sa labas ng bansa ang isang bagyo na nasa Northern Luzon at kumikilos ng mabagal pahilagang silangan. Sa kabila nito, umiiral pa rin naman ang epekto ng habagat sa ilang bahagi ng bansa, partikular na ang mga pag-ulan sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Cordillera Administrative Region, Central Luzon at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Samantala, bahagyang epekto ng sama ng panahon naman ang asahan sa Kamaynilaan at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Kongreso isinusulong ang pagbabawal sa isabong. PCG nagsagawa ng National Search Rescue Workshop. Alice Guo, sinibak na sa pwesto bilang mayor ng Bamban, Tarlac. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik na News Focus. Mula sa pagiging suspendidong alkalde ay tuluyan ang sinibak sa pwesto si Alice Guo. Ito ay matapos na maglabas ng resolusyon ng ombudsman na nakasaad na guilty si Guo sa grave misconduct. Francis Riodique para sa balita. Tuluyan ang sinibak sa pwesto si Alice Guo bilang mayor ng Bamban, Tarlac. Ito ay matapos ilabas ang 25 pahinang resolusyon ng ombudsman laban kay Guo. Nakasaad dito na napatunayang guilty si Guo sa grave misconduct. Kaya naman ipinawalang bisa din ang mga benepisyong matatanggap ni Guo mula sa pamahalaan. Hindi na rin siya maaaring tumakbo pa sa anumang pwesto sa gobyerno. Umugong ang isyong ito matapos masangkot si Guo sa ilegal na operasyon ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Kasama ding iniimbestigan sa Senado ukol sa totoong katuuhan ni Guo matapos matuklasan ang mga irregularidad sa kanyang mga dokumento. Samantala, isinilbi ng Commission on Elections o COMELEC ang subpoena sa Bamban, Tarlac kaugnay ng complaint na misrepresentation ng ahensya laban kay Guo. Bigong mamataan si Guo ngunit tinanggap naman ito ng isang tauhan ng kanilang farm ngunit hindi ito pinirmahan. Sa kasalukuyan ay kumpiyansa ang pamahalaan na hindi pa nakakaalis ng bansa si Guo. Francis Riudike, nag-uulat para sa One Media Network. Pagbabawal sa isabong, yan lamang ang isa sa mga tinututukan ng Kongreso upang sugpuin ang kriminalidad na laganap sa bansa. Para sa detalye, tunghayan si Jade Buhoy. Isinulong na ng komite sa Kongreso ang pag-aproba sa batas na nagbabawal sa isabong o online na pagsasabong. Sa kabila nito, aminado ang Kongreso na ang isabong ay hindi basta-bastang masusugpo. Kaya't pinagpapatuloy nila ang inihaing kautosan ni Pangulong Bongbong Marcos na Executive No. 9 noong taong 2022 na nagsuspinde sa buong bansang operasyon nito. Ayon naman kay Cavite 6th District Representative Antonio Ferrer, ang paglaganap nito ay nakaangkla na sa kultura ng Pinoy kung kaya't kinakailangan ang kooperasyon ng PAGCOR para sa pagkokontrol sa isabong.
Dagdag pa ni later Representative Richard Gomez, ang isabong ay nananatili dahil hawak ito ng mga kilalang personalidad kung saan nagiging mahirap ang pagbabawal nito. Dahil kahit hindi pa hintulutan ng DICT ang pagpapatakbo nito online, ay makakahanap pa rin aniya ng iligal na pamamaraan ang mga ito. Binigyan din niyang inamin ng pinuno ng PAGCOR na si Alejandro Tenco na mayroon pa rin 2,000 isabong site sa bansa. Paglilinaw din ni Camarines Sur Representative Arnie Fuentevella, ang epekto nito sa lipunan ay malubhang nakakasira hindi lang sa buhay ng mga kabataan, maging sa pamilyang sangkot din dito. Bahagi sa kanilang talakayan ay ang pagbumungkahi na imbestigahan ng kapulisan ang mga sabungan at kumpiskahin ang mga kamerang gamit sa pagpapalabas ng mga sabong online. Ang pagbabawal sa online sabong ay muling isinusulong alinsunod sa pagban ni Pangulong Marcos Jr. sa operasyon ng Pogo sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa panukalang batas na inihain ni Congressman Paulo Duterte ukol sa drug test bill ay nais ng ilang kongresista na depensahan niya ito at magpunta sa Kamara. Makibalita kay Daniza Lopez. Sa inihaing panukalang batas ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ukol sa mandatory random drug test para sa lahat ng opisyal ng gobyerno, kabilang na ang presidente, ay may ilang pahayag ang kapwa mambabatas ukol dito. Ayon kay House Deputy Majority Leader at Puwersa ng Bayaning Atleta o PBA Partylist, Representative Margarita Attorney Migs Nograles, nire-respeto nito ang panukalang batas ni Duterte. Ngunit dapat na madepensa niya ito sa pamamagitan ng pagdalo sa bawat committee hearing. There is a Supreme Court case already that deemed unconstitutional mandatory test drug testing if it's going to be deemed included as one of the qualifications for a candidate, kasi yung constitution naman naglalagay nun. Binigyang diin ni Nograles na bilang mambabatas, dapat na mabuti ang intensyon sa paggawa ng batas kung saan nais nitong magpunta sa bawat committee hearing si Duterte para lubos na maipresenta ang inihaing panukala. Payag naman ni Davao Oriental 2nd District Representative Chino Miguel Almario, hangad nito na walang personal na agenda ang paghahain ng mga batas. We hope na lang to see that there should be less amounts of personal agendas in the filing of bills and more towards the vision of a better country. Ganoon rin naman ang naging sentimo ni House Assistant Majority Leader at Taguig City 2nd District Representative Amparo Amaria Pami Zamora at One Rider Partylist Representative Rog Gutierrez na nais nitong makasama sa komite si Representative Paulo Duterte para depensahan ang kanyang inihain na panukalang batas. We don't want to look into the timing or intention or speculate when there is nothing there. But we'd like to see, let's walk the talk and work about the legislation po itself. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Ligtas na linya ng kuryente, maging abot-kayang presyo nito ang tinalakay sa Kongreso upang maisabata sa mga patakarang nagsusulong ng epektibong pangangasiwa sa enerhiya at kaligtasan ng bansa. Para sa balita, tunghayan natin ang ulat ni Jade Buhoy. Inaprubahan na sa Kamara ang pangatlo at huling pagbasa ng inihaing batas sa Safe Overhead Electric Distribution Cable and Communication Lines Act o House Bill 10512. Ang batas na ito ay naglalayong ipatupad sa mga kumpanya na panatilihin ang epektibong programa na magsasaayos ng kable ng kuryente. Ang pagsasabatas na ito ay sinang-ayunan ng 201 kongresista na hangaring magkaroon ng regular na programa para sa mas ligtas na kable ng kuryente sa buong bansa. Kabilang dito ang pagpapatupad ng pagpapaayos ng mga poste, linya at kable maging kagamitan at maayos na pagpapanatili nito sa bawat kabahayan. Bahagi din sa batas na ito ay ang danyos na mula sa 250,000 piso hanggang 2,000,000 piso para sa mga kumpanyang lalabag sa kautusan nitong protektahan ang mga Pilipino sa pamamagitan ng ligtas na distribusyon sa kuryente.
Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Pinuri ni Senator Bong Revilla ang paggamit ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga basurang plastic bilang additive sa asfalto upang maisakatuparan ang mga proyektong kalsada sa bansa. Matatandaang kamakailan ay inaprubahan ng DPWH sa ilalim ng Department Order 139 Series of 2024 ang paggamit ng mga plastic bag waste sa asfalto na siyang bagong pamantayan sa pagsasagawa ng mga kalsada na nagpapabuti rin ng resistensya ng asfalto sa depormasyon. Sa bagong polisiya na ito, inaasahan na hindi lamang ito makatutulong upang maging sustainable ang mga kalsada, kundi malaking kontribusyon rin sa waste management ng bansa. Mula 7 hanggang 9 ng Agosto ay nagsagawa ang Philippine Coast Guard o PCG ng 3 araw ng National Search and Rescue Seminar o Workshop sa Nasugbu, Batangas. Ayon sa PCG, upang mapanatili ang mahusay at maayos na pagkakaugnay ng mga operasyon, layo ng proyektong ito na tukuyin ang mga tungkulin ng bawat kalahok, kabilang ang mga voluntaryo, first responders, support staff at iba pang mga stakeholder. Matapos i-anunsyo ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang 2-3 bagyo na paparating sa bansa, ay nagbigay paalala si Police Brigadier General Rolly Octavio sa mga tauhan ng National Capital Region Police Office o NCRPO na maghanda ngayong paparating ang malalakas na pag-ulan. Kabilang narito ang nais ng hepe na itaguyod ang Incident Command Post at activation ng Disaster Incident Management Task Group. Ito'y ilan lamang sa mga ibinahagi ni Octavio bilang aksyon sa inaasahang matitinding pag-ulan sa bansa. Nakarating na kay Land Transportation Office o LTO Chief Attorney Vigor Mendoza II ang ilang mga reklamo ukol sa paggamit umano ng kanyang pangalan para sa mga illegal na gawain. Alamin mula kay Daniza Lopez. Matapos kumalat ang ilang mga ulat ukol sa hindi kilalang mga individual na ginagamit ang pangalan ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II para sa mga ilegal na aktibidad, ay naglabas na ng payag si Mendoza na pinaiimbestigahan niya na ito. Ayon sa opisyal, sa pagsampa ng investigasyon laban dito, ay sinabihan na rin nito ang mga kawani ng ahensya na ipagbigay alam sa kanyang opisina sakaling makatanggap ng ganitong uri ng mensahe kung saan ginagamit ang kanyang pangalan para sa personal na interes. Binigyang diin ni Mendoza na tapat itong nagseserbisyo sa publiko at hindi kailanman kukonsintihin ang ganitong klase ng mga gawain. Mariinding inayag nito na iniingatan niya bilang opisyal ang pangalan ng ahensya at ang kanyang imahe kung kaya't mabusising investigasyon ang kanyang nais para matukoy ang mga tao sa likod ng ilegal na aktibidad. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Quezon City umantabay sa mga pasaherong naapektuhan ng transport strike ng grupong Manibela. Kamara, isinusulong ang pagiging 6-year term ng mga BSKE officials. BI inaresto ang mga Chinese na dayuhan sa Intramuros, bunsod ng Pangagancho. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Is
isinusulong ngayon sa Kamara na gawing 6 na taon na ang termino ng mga barangay and sangguniang kabataan officials. Ito ang inanunsyo ni House Speaker Martin Romualdez na inihain na ang House Bill 10747 sa Kamara. Ayon kay Romualdez, makatutulong ang panukalang batas na ito na magkaroon ng sapat na oras ang mga opisyal ng barangay na ipatupad ang mga pangmatagalang mga programa. Kung sakaling maisabatas man ito, ay asahan itong isakatuparan sa BSKE sa 2029. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang tatlong Chinese na dayuhan sa Intramuros matapos mapag-alamang sangkot ang mga ito sa panggagancho. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, isa sa mga ito ay kinilala bilang si Song Chan Sheng na inaresto bunsod ng pagkakasangkot sa contractual fraud sa bansang China. Samantala, ang isa ay si Tu and Cheng para sa parehong kaso at si Dong Baolian dahil sa kasong panggagansyo sa halagang 1.54 million yuan. Matapos ng operasyon, agad na dinala ang mga arestado sa BI holding facility para sa kanilang nalalabing deportasyon. Umantabay ang pamahalaang lungsod ng Quezon sa mga pasaherong naapektuhan ng transport strike na isinagawa ng grupong manibela ngayong araw ng Miyerkules. Ito ay sa pamamagitan ng paghahandog ng maagang libreng sakay mula sa mga Q-City buses ng lungsod, kasama ng iba pang pampublikong transportasyon. Ang strike ay nagsimula ngayong araw na magtatagal hanggang Biyernes, 16 ng Agosto. Nagbalikbansa na ang mga Pilipinong atletang lumahok sa Paris Olympics kung saan malugod na sinalubong ni Pangulong Marcos Jr. kasama ng pamilya nito ang mga atleta sa Malacañang. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Makaraang makalapag ng ligtas ng eroplanong sinasakyan ng mga Filipino Olympian na kumatawan sa Pilipinas sa nagdaang Paris Summer Olympics 2024 ay tumungo ang mga atleta sa Palasyo ng Malacañang. Lula ng service shuttle mula sa Villamor Air Base sa Pasay City, agad na tumungo ang mga Olympian sa Palasyo para sa Heroes Welcome at pagtanggap ng Presidential Medal of Merit ni Double Olympic Gold Medalist Carlos Yulo at citations ng ibang Olympian mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mainit na sinalubong ng Pangulo kasama ang First Family ang mga bayaning atleta nang makarating sila sa Palasyo. Bukod dito ay inanunsyo ng Pangulo ang sorpresang insentibong pera para sa lahat ng mga Olympian na lumahok sa Paris 2024 kahit hindi nag-podium finish. Lahat naman ng atleta natin, bigyan na natin basta nag-Olympian. Bigyan natin tigil isang milyon. Di ba? Imamatch pa ng Office of the President yung bibigay mo para at least matunong lang tayo. Bukod pa ron, dahil sa ating pangingilala sa mga lahat ng tumulong, the coaching staff, bibigyan din natin ng kalahating milyon para. Ang naturang kaganapan ay may temang pagbibigay dangal, a Hero's Welcome Celebration for the Philippines Paris 2024 Olympians. Ilan sa mga kaanak at mahal sa buhay rin ng mga atleta ang dumalo, nagbigay suporta at nakisalo sa pagkainan sa ceremonial hall ng Malacañang. Samantala, bago ang nakatakdang Heroes Parade ng mga Olympian ngayong Miyerkules, ay tumungo sina Olympian gymnast Yulo, Filipina boxers at Olympic bronze medalist Petesio at Villegas sa Kongreso upang tanggapin ang parangal na iginawad ng Kamara. Congressional Medal of Excellence ang parangal na iginawad kay Golden Boy Caloy, habang Congressional Medal of Distinction naman ang iginawad kina Petesio at Villegas. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Naka-
nakauwi at nagbabalik na ng bansa ang double gold Olympic medalist at gymnast pride na si Carlos Yulo kasama ng iba pang mga bayaning atletang nagrepresenta sa Pilipinas sa Paris Olympics 2024. Ang madamdaming kaganapan yan ang tinutuka ni Princess Castro. Pasado alas 7 ng gabi nang makalapag ang eroplanong sinasakyan ng mga Filipino Olympian na lumahok sa Paris Summer Olympics 2024 kung saan naging mainit ang pagsalubong at pagtanggap ng kanilang mga kaanak maging ng mga supporters ng mga ito. Habang isa-isang bumababa ang mga Olympian ay kasabay nito ang pagtugtog ng kantang We Are the Champions mula sa bandang Queen na tinugtog ng honor guards. Una sa mga lumabas at bumaba ng eroplano ay si Olympic 6th placer at weightlifter Elrin Ando na sinunda ng iba pang Olympian tulad ni na Olympian boxers Umir Marshall, Carlo Paalam at Hergie Bakyadan, weightlifters John Seniza at Vanessa Sarno, athletics pride Lauren Hoffman at John Cabang Tolentino, at ang 4th placer at Olympian pole vault pride na si EJ Obiena. Samantala, masigabong palakpakan at malakas na hiyawa naman ang sumalubong sa pagbaba ni na Filipina boxer at Olympic bronze medalist Ira Villegas kasabay ni na two-time Olympic gold medalist at gymnast pride Carlos Adriel Yulo at Olympian boxer at bronze medalist Nesty Petesio dala ang watawat ng Pilipinas. Magiliw na kinamayan ni na Yulo at ng iba pang mga atleta ang mga batang estudyanteng sumalubong mula sa paaralan ng Villamore Air Base Elementary School. Bukod dito ay sinalubong rin sila ng kapwa atleta na sina Filipina rower Joanny Delgaco, Olympian swimmers Kyle Sanchez at Harold Hatch, Olympian martial artist Kiyomi Watanabe at Filipina fencer Samantha Katantana. Ilang mga kaanak at malapit na kaibigan din ang sumalubong sa mga atleta na naghandog ng mga bulaklak at mahigpit na yakap bilang salubong sa kanilang pagbabalik. Naging emosyonal din ang pagtatagpo ng pamilya ni Petesio kung saan hindi nito napigilang mapaluha. Samantala, nagbigay naman ng maikling pahayag si Coach Allen Aldrin Castaneda sa kung ano pa ang susunod para kay Yulo. Off-season muna kami ngayon, so after mga 1 month or 2 months, makabalik ako kami. Ang pahayag na ito ay batay sa planong muling pagsabak ng Golden Boy na si Caloy sa LA Olympics 2028. Lubos naman ang pasasalamat ng Malate-born Pride sa lahat ng mga sumuporta sa makasaysayang laban niya sa Olympics. Makaraang makalapag ng eroplanong sinasakyan ng mga atleta dito sa Pasay ay didiretso ang mga ito sa Malacañang kung saan sasalubungin sila ng kanilang mga kaanak at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang gawara ng pagkilala sa kanilang husay, talento at dangal na ibinigay sa Pilipinas. Mula rito sa lungsod ng Pasay, Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, kaso ng leptospirosis tumaas ng 17% ayon sa DOH. Mga Pinoy sa Vietnam, pinag-iingat sa sama ng panahon. Alice Go sinibak na sa pwesto bilang mayor ng Banban, Tarlac. Mga inihaing batas para sa mas ligtas at mababang singil sa kuryente, sinisiyasat sa Kongreso. Kamara isinusulong ang pagiging 6-year term ng mga BSK officials. Golden Boy Caloy, Filipino Olympians nakauwi na ng Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.
At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/onemedianetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News 4.